good morning and welcome back to my channel. Oh my god, Nana. Today is, I'm already 36 weeks in 5 days pregnant. So, yan yung 36 weeks and 5 days. So, 2 days na lang. Bite ng baby ko. 2 days na lang baby. Anyway guys, last pala na check up ko sa aking OB is my baby weighs 2 kg and 700 grams. So doon sa age niya, I was 36 weeks, so that was last week. 36 weeks yun, and it's very normal sa kanyang kumbaga sa age niya, normal. So ayun. And anyway guys, kung di ko nasasabi sa inyo, dalawa pala yung OB ko. And kasi nag public tsaka private. And pero ngayon sa private na lang ako nagpupunta kasi nga syempre 'di ba parang mali naman yun na dalawa yung sinusunod ko na OB. Although wala namang pareho lang naman sila ng sinasabi, pero mas okay kasi yun na sa private, mas panatag kasi yung loob ko doon sa private doctor ko. Last time na napunta ako, so prepare, in-introduce na ako sa epidural kasi nga dito kung ano yung sasabihin ng OB mo, kung ano yung advice niya sa'yo. So my OB says epidural nga kasi nga para hindi ako masyadong mag-suffer ganyan. Noong una ayoko ng epidural kaya na-explain naman sa akin ng OB ko, and hindi naman ibig sabihin na pumirma ako sa epidural, hindi ibig sabihin nun na na mag-epidural na ako in case lang na sa kaligatnaan ng aking panganganak ay bigla kong kailanganin. So kaya ini-introduce na sa iyo, kumbaga parang prepare na, kumbaga kasi before ka mag-epidural, syempre may mga test na gagawin sa iyo, like syempre maiko-control din yung heart mo ganyan. So it's better na prepared na yung mga ano na yon, 'di ba, yung mga blood test and yung heart, iko-control yung heart mo, which is yung echocardiogram, ECG. So ayun, yun yung gagawin ko nitong mga weeks na to. Ni-schedule ako for echocardiogram, for ECG, and for blood analysis. So ayun, tapos na din yung aking streptococcus swab test, tawag doon, streptococcus test. Yun is para maiwasan niya yung infection. Kasi 'di ba doon lalabas si baby, kaya kailangan ng swab test doon. Tama ba yung term ko? Ayun. So, everything is okay. Yung actually ready naman na yung aking hospital bag, kaya lang ang kulang na lang is yung mga toiletries. Yun na lang yung kukumpletuhin ko, but it's all already okay. So yung bag ni baby okay na, yung akin na lang hindi kasi prepare ko pa yung mga toiletries ko. Kinukomplete kasi naghahanap ako ng mga kunyari yung shampoo, gusto ko yung maniit lang para hindi masyadong ano sa bag. Ayun, kaya nakahanap ako ng mga mini. Yun sana dadalhin ko yung mga, 'di ba kapag nagche-check-in kami sa hotel ganyan, merong mga inuuwi ako ng mga sabon ganyan. Kaya lang sabi ng mother-in-law ko, mas okay daw yung kilala mo yung brand para wala lang for alam mo na pang mga mother, ayan, mga paranoid ayan. So ayun na lang yung kulang, and I hope this week makapag I hope bukas makapag what's on my hospital bag, which is I'm looking forward to na i-vlog. So ayun,
I'm so excited. And lagi ko nakausap si baby. And I'm so very, like, lagi ako nag-thank you sa kanya. Kasi, she's been so good. And, lagi ko sinasabi sa kanya na, 2 days na lang, 37 weeks na siya. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya na, hold on baby. And, papakabait si mama. And, sana pakabait din siya. And, ayun, sabi ko, pag 37 weeks ka na, pwede ka nang lumabas anong oras mo gusto. Yun lang naman yung hinihingi ko sa kanya. And I'm so very emotional when it comes. Wala lang. Very emotional lang talaga. Alam mo na. Hormones. And, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. And, I'm so very thankful kasi napaka-behave niya. And, magalaw siya. And, sabi nga ng OB ko, good daw yung oxygenation niya doon sa loob kasi napaka, ano niya, napaka magalaw kasi siya. Hindi naman all the time na gumagalaw siya. Kumbaga, papa-feel talaga niya sa'yo na, mami, okay lang ako. Ganyan. And I'm so very thankful. And sabi ko nga, kahit na hindi niya ako patulugin paglabas niya, kahit na gusto niya, lagi siyang nakahili and all, okay lang sa akin. And ayun. Ang bait ng baby ko. Thank you, baby. Thank you. So, ngayon, anyway guys, yesterday, Sunday, pumunta pala kami ng Asian shop kasi mula nung nabuntis ako, lagi ako naghahanap ng mga gulay na pang Pinas. Lalo na yung ampalaya. Kaya lang, hindi naman kasi ako yung tipo na hindi ko naranasan yun, yung tipong mag-crave ako and hindi ko kaya na wala yun, parang ganun. Kung baga nag-crave ako, kung wala, pasensya, ganyan. So, gusto ko lang din sana i-introduce yung ampalaya dun sa anak ko habang nasa tiyan ko pa siya. Kaya lang, wala eh. Wala kasi nga, diba, winter. And akala ko kasi kahit winter dun sa mga Asian shop, magde-deliver pa rin ng mga ampalaya kasi diba galing naman dun sa ibang lugar yun. Kumbaga, kahit na hindi na fresh. Dati kasi lagi akong may ampalaya doon sa aking freezer. Kaya lang, naubos siya talaga. Dahil last year, hindi kami nakapagtanim ng ampalaya. So, ayun. So, mamaya papakita ko sa inyo yung nabili ko. Actually, ano lang yun eh. Upo, tsaka sayote. Upo, igigisa ko lang siya. Lulutuin ko siya ngayon. Igigisa ko siya, tapos nalagyan ko siya ng chicken. Ayan, favorite ko yun. And sayote, ganun din yung sayote. Pero siguro yung sayote, hindi ko muna siya lulutuin kasi gusto ko siya lagyan ng belly, pork belly, which is hindi ako kumakain ngayon ng pork meat kasi nga diba bawal sa akin. So, mula nung nagkaroon ako ng gestational diabetes, hindi na ako makain ng pork kasi nga mataba kasi yung pork. So, hindi na muna ako kumakain. But, syempre, pag panganak ko, kakain ako. Sarap kaya. So, huhugasan ko lang yung mga pinag-breakfastan namin. Welcome back again. Ayan, oh,
Nag-email pala ako sa embassy kung okay na yung ano ko. Nulausta. Sabi ng embassy, okay na daw yung nulausta ko. And pa-pick up ko na lang sa courier. Pero pinasend ko sa PDF, sa email. Kasi para ma-file ko na doon sa munisipyo. So ngayon, mamayawan, pipirma. Pupunta na kami na Alexis para pumirma sa munisipyo for publication. Ayan! Diba, ang bilis na. Thank you, Philippine Embassy sa Rome. Very responsive. So, ito pala yung binili ko, guys, na ano. So, tinaw ko yung chicken. Ayan. Tapos, ito pala yung binili kong gulay. Ang cute ng mga upo nila. Ito yung lulutuin ko ngayon, yung upo. With chicken. Ayan. Ginto ang mga price niyan, guys. Ito, chicharo for pancit one day. Magpapansit ako. And then, tatlong sayote. Tapos, yung bumili kami ng taro ulit. Kasi bili ng taro. Yung ano na yan? Oh, gabi. Kasi tinatanim namin. Ikahapon, may nakita kaming taro na may ugat na siya. Hindi ba mas mabilis siyang buhay pag ganun? So, ayun. Pre-prepare ko lang yung mga ingredients ng aking lulutuin. Ito pala guys, yung itatanim na kasi ni Alexis, kaya papakita ko sa inyo. Ito yung aming gabi na nabili. Ayan, dalawa sila. Ang dami namin biniling ganito, hindi sila tumubo. Ayan. Ganito pala ako magbalat ng opo. Gumagamit ako ng kutsara. Tapos, papakita ko sa inyo guys. Diba? Para hindi masyadong makapal yung maalis. Guys, ito na pala yung ating patatas with egg. Favorite yan, Alexis. Ayan. Patatas with egg. Ito naman yung ating upo. Ni-slice ko na siya. Pupunta na kami. Tapos ko na maluto yung pagkain ni Alexis later, yung akin later kasi pumunta siya ng work. So, inuna ko yung sa kanya. Pupunta kami ng munisipyo kasi nga, pipirma kami. Kasi kailangan ipublication na doon. Publikasyon. Kailangan ipublic yung kasal. Tapos, after how many days, kakasal na kami. Ganon! Tapos, itingin muna kami ng ring kasi kailangan din ng ring. Order pala ako, guys, ng Quaker Oats dun sa Amazon. Kasi, minsan, di ko alam yung kakainin ko. Di ba yung Quaker Oats yung magaan lang siya? Light. Kumbaga, light meal. So, nag-order ako ng Quaker Oats. And, 5 euro lang ata. 5.95. Amazon Prime siya, kaya free yung shipping. Lahat ng in-order namin, halos Amazon Prime lahat kasi libre lang yung shipping fee. Quaker Oats! Hello guys, ayan. Actually, nag-lunch kami kanina. Hindi ko na naluto yung ano ko, yung ginisang upo. So, kasi nagpunta kami ng munisipyo, tapos may mga nagsikaso pa kami ni Alexis. Kaya kumain na lang ako ng pasta. Iluluto ko na siya para naka-ready na siya mamayang dinner. Ayan. So, nanonood ako ng Jimmy Speaks. Pinapanood ko si Kuya Jimmy. Hello, Kuya Jimmy! Binigisa kami yung aking yung ating chicken, tapos kapag medyo malambot na yung chicken natin, lalagyan na natin yung ating upo. Ayan, nilis lang yan. Favorite ko yung promise ever since. Yan yan. Guys, nilagay ko na yung upo. Ang itong upo, kahit di mo lang siya lagyan ng ano, ng
tubig kasi nagtutubig na siyang sarili. So nilagyan ko lang siya ng magic sarap tsaka konting asin. Nagluto na din ako ng rice. Ayan, kumukulo na siya para ready na siya. Ito na guys, yung ating ginisang upo with chicken. Kain tayo guys. Hello guys, ayan. Grabe, nakatagod. Today pala, finafinalize ko na yung laman ng mga bag namin ni Baby. Hindi ko panalis yung ano niya. Ito yung bag ni Baby. Tapos ito naman yung akin. Hindi sila kasa sa isa, kaya yung sa kanya dito na lang. I'm going to make a separate vlog yung what's on my hospital bag, di ba? Panibagong content. And matagal ko naman na talaga gustong gawin yun, kaya ayun, kaya pina-finalize ko na siya. Dito ako sa room ni Baby, and dumating pala kanina yung in-order kong carpet ni Baby. Papakita ko siya sa inyo sa pag nag-room tour ako. Ang cute. Papakita ko siya ng buo sa inyo kapag nag-room tour ako. Maliit lang yung room ni Baby, kaya hindi pwede na isagad ko kasi maliit lang yung room ni Baby. Kapag nilagay ko siya doon, kaya naka-medyas lang ako kasi ayoko madumihan. Yung chinelas ko. Kasi ayokong isagad siya doon kasi hindi ko na ma-open tsaka ma-close pintuan. Yes. So, anyway guys, madami kasi nagtatanong. May nagtatanong kasi if meron daw ba akong nare-receive na pera from the government kasi nga naman ako maternity ako. Yes po, may nare-receive pa ako, pero hindi naman po siya ganun kalaki. Like, hindi siya buong sahod. So, syempre, hindi ko lang masasabi ng buo. Diba? Pero, kasi yung doktor ko noon, sabi niya, hindi daw ako pwedeng mag-work kasi hindi siya pwede dun. Pag buntis ka, hindi pwede. Yung ano ko, yung case ko is caregiver kasi ako, so hindi ako pwedeng bubuhat ng mabigat, ganyan. Inalagaan ko kasi mabigat siya, so pinagbawal sa akin ng ubi ko na mag-work. So, agad-agad nag-file ako ng maternity, and merong another type of maternity na I'm risk ako dun sa work, ganon. So, my work is basta risk, ganyan. Parang, so, pwede ako nang mag-file ng mas maga ng maternity. So, nung natuklasan ko, nabuntis ako, nag-file ako agad. So, October nag-work ako, tapos December nag-start na ako mag-maternity. So, ayun. So, if you're, pwede ko ngayong i-share kung gusto nyo malaman yung mga nasa Italy dyan, kung ano yung demanda, yung final ko na request just to have that kind of maternity. So, ayun. Then, ayun. Hanggang ngayon, meron pa rin akong nare-receive na maternity. And, syempre, di ba, hindi ko naman pwedeng i-insist. Mas malaki pa din yung sahod ko kaysa dun sa maternity ko. But, mas importante naman yung anak ko. Hindi ko naman siya pwedeng i-risk. Na, syempre, di ba, mas importante yung buhay namin ng anak ko kaysa dun sa pera. So, okay lang, kasi pera kinikita naman yan. And, ayun, I'm thankful kasi kahit na hindi ako nag-work, ay may nare-receive pa rin ako sa government. Yun yung maganda kasi, syempre, we're paying taxes naman kasi. Syempre, one year mahigit na akong hindi nag-work nung nag-start ulit ako mag-work kasi nga, I thought I am going to take a course, and may nagkaroon ng pandemya, ganyan, so everything is blocked, so I decided na mag-work ulit. So kakastart ko palang mag-work, buntis pala ako, and ayun, pero dahil nag-work naman ako ng mga nakaraang taon,
eh, nagbabayad ako ng tax noon. So, meron pa rin akong right na magkaroon ng maternity pay. Something like that. Pero yung room tour ni baby is after ko na lang siguro manganak kasi hindi pa talaga ako makapag-isip kung ano yung mga ilalagay kong mga frame or ano. And I'm taking time at hindi naman siya mahalaga na hindi pa. Pero gusto ko lang pag ni-room tour ay merong mga frame na nakasabit. And sa mga binili kong lalagyan ng mga frame, mga ano, patungan, wala pa akong maisip. And it's okay. Hindi naman yun masyadong importante na kailangan unahin ko yun. So, ngayon, nagpapahinga na ako ng bonggang-bongga kasi sabi nila, enjoyin ko na daw yung pagpapahinga ko, yung pagtulog ko. Although, yung pagtulog talagang sa gabi, sa madaling araw, gising na ako ng mga 3, ganyan. Kasi, syempre, aside from pagpunta lagi sa CR para umihi, ganyan. And, pag nagising na kasi ako, hindi na ako makatulog, which is okay kasi nito lang naman ako sa bahay. Kung gusto ko matulog sa tanghali, sa afternoon, nakakatulog naman ako. So, ayun. And, ngayon, mas nafe-feel ko na nabuntis talaga ako kasi ganyan, pag naglakad ako talagang nauuna na talaga yung tiyan ko. Talagang mabigat na siya. Mas mafe-feel ko na siya ngayon. Tapos every time meron mga contractions, na mga false contractions, yung Braxton Hicks nga. So, ayun, kaya mas mas hinihingal na ako ngayon. Ganyan. Tapos hindi ko na alam kung saan ako to turn sa kama. Kapag natutulog ako, hindi ko alam kung saan ako haharap. Kasi nga, ayun, kung mas okay na left side kasi, di ba, yun yung advisable. But okay lang din naman kahit right side. Ako pinagpapalit-palit ko kasi hindi ko na alam talaga kung saan ako haharap. Ayan. And ayan, malaki na si baby. Ayan siya, guys. Vlog ko na to. Iko-close ko na ngayon. I'm going to close my vlog now. Para tomorrow, gagawa ko ng what's on my hospital bag. So, susunod ko. And thank you guys for watching and thank you sa mga nag-message sa akin na safe delivery. Yes, thank you so much. And masyado lang siguro akong paranoid. Alam mo yon na akala ko na my baby will grow fast, will get bigger, ganyan, na magkakaroon problem, ganyan. But my OB told me na everything is okay, na hindi ako dapat mag-worry. So, ayun. Eh, na-sure naman ako ng OB ko na wala akong dapat ikaw worry. Huwag akong masad kasi pag masad ako, mas magkakaroon ng problema. Diba? So, ayun. So, thank you guys for watching and please subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel. And thank you. And maraming salamat and see you again on my next video. Bye!